Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. This is Jocelyn Vlog. Antayin po natin yung haring araw. Mamaya-maya po. Naghahanap po ako ni haring araw. Hindi pa naman siya dumating. Kaya antayin natin guys, mamaya-maya. Ayan na po siya guys, malapit na po siyang magpapakita. I-upload ko ngayon. Mag-iingay lang ako. Habang inantay natin si Haring Araw. Salamat kasi hindi na siya umulan ngayong araw na to. Yan na siya guys. Malapit na po siyang lumabas lahat. Malapit na siya nagkalahati. Before ako magsisimula ang likot ng aking kamay, before po ako magsisimula sa aking sasabihin, gusto ko pong ang aking mama ngayon is death anniversary niya. I think 17 years na siya kasi, 16 years na pala siya kasi magto 2 years old si Rochelle. Namatay na siya. Kaya ngayon, happy death anniversary mama. Kahit hindi man kami makapunta sa Cebu sa puntod mo, mamaya magsisindi kaming lahat ng kandila sa simbahan pagdating ng dalawang apo mo na panganay na malilikot at makukulit, as in parang nakita ko si Rowella sa iyo mama minsan lang, pero madami sa akin. Totoo nga yung sinasabi mo na balang araw makikita ko yung ugali ko sa mga anak ko. Mayroon akong ugali kay Rochelle, pero konti lang din. Kay Rowella ko madami. As in, mama, promise. Kung makikita mo lang yung mga apo mo ngayon, pareho magka-ano kayo ni Rowella. About food, yun. Pero sa pagluluto, nagmana sa'yo si Rochelle. The best, mama. Wala akong masabi. Disiplinadong babae, respetadong babae, mapagmahal, maalaga, lahat-lahat. Si Rowella naman is nakikita niya sa atin niya. Kaya proud naman ako sa batang to kasi minsan kahit nag-aaway at nagkaano sila, hindi nakikibuan, yung ate pa rin niya ang nagpakumbaba. Kaya yan, happy ako sa dalawang to kasi kahit papa lang nila is natuto din sila na maging responsabling mga bata at anak sa amin. Oh, nandiyan na si Haring Araw. Tulog pa po yung mo Mother Goose, yung mga apo mo tulog pa, kaya kami lang muna sa magtitingin kay Haring Araw. Matagal kasi natulog si Ruela kagabi, mga I think 1 o'clock na kasi may tinapos yung project. Kaya yun. O ngayon, ano po bang sasabihin ko? Ay buhay, buhay sa mundong ginagalawan. Paano ba maging loyals? I think kung maging loyals, same lang. Hindi lang loyals sa team, hindi lang loyals sa family, hindi lang loyals sa sa mga kaibigan, sa asawa, at saka sa anak. Kailangan po nating maging loyals hindi lang sa team, kahit wala na po yung team. Yung mga kaibigan po natin is andyan, yung pamilya at saka mga anak natin is andyan.
kailangan nating balansehin yung natin, yung buhay natin sa real life or sa GC man lang. Kung kasi kung totoo mo silang kaibigan kahit wala na po yung GC at kahit wala na po yung team, andun pa rin yung pakikipagkaibigan natin, andun pa rin yung pakikipagdamayan natin. Hindi na, kahit wala na yung GC, hindi na tayo nagme-message, hindi na po tayo nag-hi, hello sa kahit minsan magme-message pa rin tayo sa isa't isa, ganun. Hindi man lang yung loyalty, hindi lang naman para sa team. Ang word is ng loyalty is hindi sa team kundi sa atin po. Sa pakikipagtungo natin sa bawat isa, kung paano natin dalhin at paano natin i-last forever yung friendship natin, kasi kahit wala yung team, andito pa rin tayo sa isa't isa. Kasi much better, kasi minsan lang tayo magme-message sa isa't isa, kasi parang yung iba kasi magme-message ka every day, kaso nga lang hindi mo alam kung galing sa puso or galing sa sa tuktok ng bumbunan lang nila. Kasi parang na-feel ko na na may mga tao talagang hindi ko alam. Pero for sure, kung pagkikipagkaibigan ng loyalty ko is andun pa rin ako. Hindi man lang ako magme-message sa inyo, pero totoo to. Tago sa puso at isipan ko ang pagiging kaibigan ko. Kahit mayroon man akong team leader o wala man akong team leader at wala man akong mga kaibigan sa team at walang GC, totoo pa rin to. Kung may message nyo lang ako, nandun ako. Kung wala kayong message, andun din ako. Ayan na si Haring Araw. Malapit na siyang mabuo. Ayan na siya. Ano pa ba? Basta sa akin, yung loyalty ko sa aking friends, sa aking asawa, at sa aking mga anak is, na-try ko na din yan dati. Kasi, dumating na po ako sa point na at my worst time. Pero, naging okay naman lahat after that. Sabi nga nila, there's a sunshine after the rain. So guys, kahit man anong pagsubok na dumating sa ating buhay, kahit nawala o naiwan tayo or iniwan tayo or may may mangyari man na hindi maganda, alalahanin lang natin at isaisip natin, there's a sunshine after the rain, gaya nito. Kaya ko hinanap si Haring Araw kasi nanginig ng kamay ko as in and furnace. Yan na si Haring Araw. Yan na siya guys. Malapit na si Haring Araw. Yan. Kaya guys, ano man ang nangyari, mabuo man o mawala man ang team, Jocelyn Vlog, kung ituturing yung kaibigan sa puso't isipan nyo, andito lang po ako. Pero kung hindi nyo ako ituturing na kaibigan, wala din ako. Gano'n lang siya, besh. Pero totoo po yung pinakita ko. Wala pong halong kaplastikan po yun. Kahit masakit man ako magsalita kasi gano'n ako, hindi nyo po ako ma-change sa pagiging mabait-baitan. Kasi gano'n na po ako. Wala ko pa kaya kung masaktan o maano. Basta totoo ako. Kasi it's better po na magsasabi ako ng ganun kaysa magpa magandang words ako pero hindi naman. Kaya yun guys, nandito na si Haring Araw. Ay, after the bagyo na dumating, ito na si Haring Araw guys. Sana po itong video na to is maano nyo sa isip nyo na
there's a sunshine after the rain. Ano daw? There's a sunshine after the rain po, after sa unos na dumating sa ating mga buhay, may araw pa po na tayong aasahan. If you like our video, don't forget to like, subscribe, and bell all so that you will notify my YouTube channel whatever I will upload. Bye-bye! I love you all!